morning po mga kabaka. Ito po muli si Arnel Corpus mula po dito sa Adelaide River Farms. So ito na po, kita po ninyo, nagpapakain po tayo ng silage ngayong umaga. Ito po makita po ninyo, kumakain na po yung mga baka po natin. So ngayon po ay alas 8 po ng umaga at makita po ninyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim lang po yung interested na kumakain. At hindi po lahat ay nandito po sa kainan. So mapapansin po ninyo, mayroon din pong 6 doon sa likod. Ayan, yung 6 sa likod na hindi interested na kumain. Ang ibig sabihin po niyan mga kabaka, kung babalikan po ninyo yung video natin sa feed bank aggression, ang ibig sabihin po nito ay yung mga baka po na yan, hindi po sila gutom, no? So ang kalahati lang po, out of 12 na baka rito, ay ito lang pong 6 ang nagpakita po ng interest na kumain. So napakaganda po ang ibig sabihin niyan. Dahil ang mga baka po ay hindi po sila gutom, hindi rin po sila busog kahapon, no? Tamantama lang kasi sinasabi natin, ang gusto natin na pupunta rito sa kainan pag first feeding ay between 40% to 60% lang. So nakita ninyo, ang nagpapakita lang ng interest na kakain dito ay itong kalahati lang po ng herd. At yung kalahati po sa likod ay kontento po at naglalaro lang. Hindi po nila pinapansin yung paglagay ng pagkain dito. Ang ibig sabihin po niyan ay itong mga baka na to ay kontento. Resulta po nito ay maging maganda po yung performance dahil ang mga baka na to ay napaka-stable po ng kanilang microbial population. So mapansin nyo po dito sa Adelaide River Farms, wala pa kayong naririnig na mga baka na nag-iingay dahil sa gutom, no? Wala po yung umuunga na dahil excited or gutom, no? Nakikita ninyo madalas naglalaro lang po itong mga to. So ayan po, kinakain naman nila yung silage. Kanya lang, kalahati ng grupo ay maya-maya pa po kakain yan. So ibig sabihin, kontento pa po sila at busog pa po sila. So importante po yan. Kaya dapat po 22 hours in a day ay may pagkain po itong mga baka na to. Para po pag unang pakain natin sa umaga ay hindi po nagbabalyahan. So ganoon din po, makita po nyo yung kabilang pen doon. Nagpapakain po sila dudong. Ayan, makita po ninyo na kahit naglalagay na po sila ng pagkain, merong interesado na kakain at meron pa rin pong mga nakaupo. Yan po ang sign na maayos po ang feeding management ng isang bakahan. Dahil hindi po nagbabalyahan, no? Tsaka nakita nyo katulad po nitong mga black and white, yan, lahat po yan ay nagro-ruminate. Yan po ay isang indication na itong mga baka na to ay napaka-healthy, no? At tulad na sinabi ko, kahit may nagpi-feeding po dyan, ay hindi po lahat interesado na sa kalahati lang. So yan po ang isang magandang indicator mga kabaka na nasa maayos po yung feeding management ng isang farm, no? Pag nakakita po kayo ng farm na pag nagpapakain ay lahat po ay nag-uumpugan, ang ibig sabihin po niyan ay kulang po sa pakain. Kulang sa pakain ang farm na yan, no? So katulad nito, kasalan uli natin itong bowl na to. Ayan, dalawa ang kumakain. Ayan. At ang apat po ay nando doon lang, hindi interested, no? So ito po yung mga kumakain dito, disturbo lang po natin. So ito po yung breeding pen po natin. Ito po yung Wagyu breeding pen po natin. Ito po yung mga bagong panganak na Wagyu. Yan po yung Brahman na heifer at Krinos po sa Wagyu bull. Ando doon po si Wagyu bull po natin. At ito po yung kanilang anak, no? So 50% Brahman, 50% Wagyu. So mapapansin nyo po, ito pong breeding pen natin medyo mataas ang aggression. Though hindi naman po ganun talaga na gutom sila. Dahil trinatry po natin papayatin itong mga to, nililimit feed po natin itong mga to. Kaya ayan, even though hindi naman talaga sila nagbabalyahan, pero kung makikita nyo, medyo mas mataas po yung aggression po ng breeding pen po natin dahil trinatry po natin silang i-limit feed, no? So ayan po, titingnan po ninyo, may mga baka po sa likod pero
mas marami po yung nandito sa harapan. Yan po ay dahil naka-limit feed po itong breeding pen natin dahil sobra na pong tataba, no? So gusto natin ibalik sila sa score 3 para po mas maganda po yung kanilang breeding potential. So ito po yung breeding pen natin. Yung mga itim po dyan, yan po yung mga wagyu. At itong mga puti, ito po yung mga Brahman heifer po natin na krinos po natin doon sa wagyu bull. No? So ito pa po yung isang pen na nalagyan na po ng pagkain. Makita po ninyo, the same. May mga baka po na hindi interested at may mga baka po na kumakain. So halos 50-50 po yung kumakain at saka hindi kumakain. Pero bottom line, nakikita po ninyo, wala pong baka na nagugutom po rito, no? So lahat po sila ay kontento. So ayan, importante po yung tamang management ng pagkain. Kasi yun po ang laging issue dyan. Pag hindi po tama yung management natin sa feeding, ay hindi po natin makukuha, no? Kaya sa mga, alam ko may mga ilan dyan na nagdududa kung totoo ba yung performance namin na 1.3 to 1.8 kilo a day na average performance po natin. Ito po, tingnan po yung ginagawa namin. Kaya po hindi po bumababa yung performance namin dahil very consistent po kami doon sa pagkain. Kita nyo, pati po yung baby na yan, yung baby calf na yan, ay hindi pa po ano yan, hindi pa po walay sa nanay yan, pero natitrain na po siyang kumain ng damo. So napakabilis po niyan tumubo dahil kumakain na rin po siya ng silage at mapapabilis po yung pagdami ng microbial population sa kanya. So yan po ay mother and calf or cow and calf na kumakain ng sabay. At makita po ninyo, ayan, kontento naman po sila at gusto-gusto po nila yung ginawa po nating silage, na. So, napakaganda po na ma-schedule natin ng maayos, no? Tulad ng sinabi po natin sa mga ibang videos po natin, ang silage po ang solusyon para tayo po, lalong-lalo na po sa mga lugar na hindi katulad sa amin na mayroon pong pineapple pulp. Ang silage po ang solusyon para po hindi kayo nai-stress sa inyong mga pagsasaka, no? Kasi ang problema diyan kung cut and carry, tingnan nyo ngayon ay actually alas 8:00 pa lang, no? Alas 8:00 pa lang. Titingnan po ninyo ay halos patapos na kami ng feeding, no? Kahit na medyo may marami-rami din po yung baka natin dito, pero halos patapos na kami ng feeding. Ang ibig sabihin po niyan ay hindi na po kasi namin pero yung problema kung saan hahanap ng pagkain. Andito na po yung pagkain sa loob ng farm po natin. So ayan po mga kabaka, tingnan po ninyo yung sistema kung saan tayo po mismo yung mag-produce ng sarili nating silage. Ibig sabihin tayo po nagtanim ng sarili nating damo, tayo na rin po nag-imbak, at anytime nakakailanganin natin ay nandiyan lang po sa loob ng farm po natin. So imagine po ninyo kung meron pa kayong isang ektaryan na tinaniman po ninyo ng Napier o Giant Grass, maha-harvestan po ninyo ng mga 40 tons every 60 days at meron pa kayong 20 heads na baka, wala pong ka-stress-stress dahil yung Napier or yung Giant Grass plantation po ninyo ay posibleng magtanim po kayo within 3 days at mag-harvest din po kayo within 3 days at ma-silage po. And then from there, ayan, easy-easy na lang po, no? Ha-harvest na lang po kayo mula sa silo bunker ninyo every day at ipapakain po rito, no? So ayan po, ito po muli si Arnel Corpus. Nawa po may natutunan po kayo. Sa mga bago po nakapanood ng video na to, meron na po kaming 80 plus na video sa YouTube channel po natin, Adelaide River Farms. Paki-subscribe na rin po in like at panoorin po ninyo. Kung may mga tanong po kayo, malamang ay nasagot na po namin yan doon sa YouTube channel po namin at sa Facebook page. So sa ngalan po ni Paul Alcoriza, ako po yung nagsasabing maraming salamat at pagpalain po tayo ng Panginoon.